Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Helper na nakuryente habang on duty, 150 pesos na nga lang ang itinutulong kada araw sa ospital, sinabihan pa raw ng kumpanya na sana namatay na lang upang isang bayaran na lang. Sus! Bastos ito. Ang tiyahin ng biktima ay nagmamakaawa na sana ay tulungan naman sila. July 14, habang abala sa pagkakabit ng tubo si Mark Anthony Bilyones, aksidente nitong nahawakan ng isang live wire na malapit sa kanya. Dahil dito, nagtamo ng third degree burn si Mark at natigil sa pagtatrabaho. Nangako naman daw ang City Hill Builders na tulungan si Mark. Mula July 14 hanggang sa nakalabas si Mark, tanging 150 pesos lang daw ang ibinibigay ng kumpanya at mga gamot na kailangan abang nasa ospital. Pero ang bayad sa ospital, PCSO at PhilHealth ang sumagot. Hinabol na lang ng pamilya ni Mark na sana ay mabigyan sila na pinansyal na tulong habang hindi pa maaaring makabalik sa trabaho si Mark. Kawawa naman. Kasama po namin ngayon sa aming studio si Aling Tessie Aumentado, ang tiyahin ni Mark Anthony Bilyones. Magandang hapon po, Aling Tessie. Magandang hapon po naman. So si Mark hindi pa po nakakabalik sa trabaho? Hindi pa po. Alright, nagpapagaling pa. Pero pwede siyang bumalik naman. Parang ano po eh, matagalan pa po pag siya bumalik matagal sa trabaho. Okay, yung 150 pesos na yun, ano raw yun? Yun ba yung sa sinasahod niya araw-araw, kaya binibigyan siya ng 150? Aside doon, hindi siya binibigyan ng sahod? Hindi na po, sir, binibigyan ng sahod. Yung ano lang po, yung 150 po, sir, yung pangkain lang daw po ng ano doon. Yun na yun. Pasyente. Yun na yun. Ang inano po namin, yung nagbabantay, wala pong may binibigay na budget sa pagkain. Uh-huh. Alright, nasa linya po ng aming telepono, Tolben, parang Alex, si Chariza Labisores, technical staff ng City Hills Sub-Builders Corporation. Magandang hapon po, Miss Chariza. Magandang hapon po. Ma'am, ano ho ang nangyari? Ito, nandito po yung tiyahin po nung tauhan ninyo na disgrasya. At narito po siya ngayon, si Aling Tessie, patungkol po dito kay Mark Anthony Bilyones. Ano ang balak nyo rito, ma'am, gawin? Sir, wala naman. Hindi lang nabayaan ng presente. Naputol. Una yata, narinig ko, hindi daw nila pinababayaan. Hindi nila pababayaan. Kaya lang. 150 pesos lang binibigay. Hindi nga, tama nga naman, hindi binibayaan. Pero 150. Pagkasya hindi na dyan. Tapos sabay may tagline pa. Ano? May rider. Isang bayaran na sana namatay ka na lang. Yun nga po, sir, ang sabi sa may opisina, sana daw po namatay na lang daw yung pamangking ko. Napakabastos nito. Sila lang kaya magunang namatay. Sobra yun. Ay, dapat eh. Sila akong tanongin. Ay, hindi ako manghihinayang. Ito ay mamatay. Ano? Nasa linya na ba? Binaba. Ah, pinatay na? Binaba na? Ay, pag ganyan ang kanilang sinasabi, dapat tamaan kayo ng kulog at kidlat. Yan. At hindi lang kulog at kidlat, ha? Ano dapat, wag na kayong tangkilikin. Wag na kayo magtangkilikin sa City Builders na ito. Malugi na lang kayo. Oo, yung mga naghahanap. Ano bang ginagawa nito, Manang? Ito yung nag-construction sila? Nagko-construction pa. Ay, huwag kayo pumunta dyan. Baka may makuryente pa kayo. Oo, delikado. Sisihin pa kayo. Balita ko nga po, sir, may project pa nga daw po, sir, sa Nagpapalik. Chariza Labisores. Magandang hapon na Chariza ulit. Yes po. Okay. Alright. Hindi nyo pinapabayaan. Pero ma'am, when you say hindi pinapabayaan, anong tulong po ang binibigay ninyo? Sir, lahat naman po, sir, ng tulong, binibigay naman po namin. Kahit nga po na, lahat po ng request ng pasyente, pag sinabi po niyang kailangan niya po ng kumot, unan, binili po namin, electric fan,
langgana, tabo, dry wipes, wet wipes po, okay. Tapos ultimo mineral water po, binili po namin. Ay, salamat ha! Salamat! Salamat, salamat! Pero sir, napakalaki ng tulong ninyo. Ang barat. 150, sir. Nakiusap po kasi yung pasyente na baka daw po pwede namin din tumulong po sa pangkain po noong bantay. Oo naman. Kasi po, meron naman daw po pagkain sa ospital yung pasyente. So, nagbigay po yung company nung una po na 175. Tapos, nitong huli po, nabawasan po, ginawan lang po 150. Baka tumawad si Mark Anthony from 175, 150 na lang para makatipid. Sandali lang, Charissa. Sandali lang, ma'am. Nandito kasi yung tiyahin, ha, ni Mark Anthony, ma'am. Iba po yung kwento niya. Iba yung kwento mo, iba yung kwento. Ma'am, kayo nga magsabi. Tama ba yan? Kumot, unan, electric pan, etc. Wala pong kumot yan na binili. Wala kumot. Sa hospital siguro yun. Oh. Kumot sa hospital. Wala pong kumot yan. Dinadalan ko nga po yung kumot sa kaunan, eh. Unan. Unan po, dinalhan po namin yung unan. Yung electric pan. Electric yung maliit po na tig 100 mahigit yata yung maliit yung na. Diipit, diipit, diipit. Ay, po, yung sir. Ay, hawakan mo. Yung para pagpunta mo sa tensorya. Lagyan mo ng baterya. Hindi po sir, yung may diipit niya parang diipit. Ayun na yung binilang electric pan. Mahal yun. Okay, yung pagkain. Nagpapadala ro sila 150. Yung pala yung pagkain pala yun. Ay, kung totoo sin sir, kulang na yung 150 sa isang araw po, tatlong beses kumain. Gamot. Yung gamot pa po sir, kung hindi pa po kami mag-ano na ititext yan na walang gamot yung banta, yung pasyente, hindi pa po sila mag-ano, mag-action. Ang ginagawa po nila sir, kinukuha yung resita, sila na po ang bumibili ng gamot. Ganito, Aling Tessie ha. Ma'am Charissa? Yeah, po. Okay, nakalabas na awa ng Panginoon Diyos yung pasyente. Okay. Ah, mukhang wala ho yata kayo na ibigay ni Singkong Duling. Paano ho ito? Apo sir, ang nangyari po kasi sir, before the day po na lumabas, may nagpunta po ng representative para po na-visita po si Mark. Tapos po, hindi po namin din na-anticipate na lalabas na po siya. Ang sabi po nung magbasita, kailangan daw po ni Mark ng wheelchair pagbalik po niya sa office. Mm-hmm. Tapos po, nagpahanap po kami ng wheelchair. Mm-hmm. Yung araw po na yun, nag-text po sila alas 12 ng tanghali na malalabas na daw po. Hindi naman po ganun sa dalisil na isang pipi. Makapunta kami agad. Ma'am, sandali lang. Sandali lang, Charissa, sandali. Inabisuhan ba ninyo hindi ang kumpanya na aalis na yung pasyente? Ilang araw na yung inabiso? Tinext na po ng pamangkin ko yung si Teresa na yan na lalabas na. Wala naman daw po pumupunta doon. Mm-hmm. Ilang araw nyo bago nyo nilabas? No, tinext ninyo? Yung isang araw lang po. Tapos yung nagsabi na yung doktor na ilalabas, pwede nang lumabas si Mark Anthony. Hindi nyo binalikan na ito yung presyo, ito yung kailangan? Eh, tinetext nga daw po yan, hindi na nga daw po nagre-reply eh. Hindi pala nagre-reply. So, anong plano ngayon, ma'am? Parang nakalibre naman kayo, ma'am, sandali. Empleyado ninyo ito, responsibilidad ninyo, na disgrasya habang nasa trabaho. Pinasagot ninyo sa PCSO at saka PhilHealth. Dapat may sagutin mo kayo. Kung hindi man, kung akala nyo nakalusot kayo, kung talaga in good faith kayo, gusto nyo tumulong, sana binigyan nyo na lang ng pera, yung pambay sa hospital, binigay nyo kay Mark dahil hindi makakatrabaho. Pinakamaganda yun. Sir, ang sabi po namin sa kanila, since nakalabas po, nagawan po nila ng paraan, hindi po kami nakadalaw, nakabalik, para din sa pangangailangan ni Mark. Pupunta na lang po kami din sana sa bahay nila, kung saan po siya nakatuloy, para po okay. Natin. Yung third degree burn, ma'am. Abi, halos ikamamatay na nung tao. Yes. 2,000 piso. Ano yan? Pambili ng band-aid? Band-aid nga, hindi nga mauubra, ma'am eh. Alam ko naman, kayo, marami kayong mga project ngayon. Oh. Kaya hindi ninyo pwede sabihin, ala kayong budget. Ha?
Marang eh, may mga tinatayo pa para kayo mga construction dyan yan, Jesus Mario, Sef, ma'am. Ano ba ito? Anyway, magdiretsahan ako tayo dito. Magbibigay ba kayo o hindi? Sagot. Sir, ganito po kasi sir, maluwag naman po yung kumpanya sa kanila nung simula. Oh. Nag-iwan po kami ng pera na 1,100 saka 200, tatlong araw pa lang po. Pinagyabang pa po nila. Pagbalik po namin... Ah, ma'am, 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 pakiulit ka! Magkano yung binigay nyo? 100,000? Edition. Ha? 1,500. Magkano yung binigay niyo? 100? Araw po sir, na na-accidente po si Mark Anthony. Nag-iwan po kami ng 1,300. Tama ho ba ang pagkarinig namin? 1,500, hindi ho, 150,000? 1,500. Hindi po, sir. Ah, 1,000, 1,500. Uh-huh. 300. Oh, 1,300. Oh, mataas na. Lumiis pa. Eh, tanong ko lang, parang Erwin, ha? Charissa, di ba nakalibre na ho kayo sa bayarin sa ospital? Correct. Dahil nga, ang sumagot dito, PCSO. At saka PhilHealth. Pati PhilHealth, di ba? Eh bakit napakakuripot naman ninyo? Tulungan naman ninyo ito empleyado ninyo. Of course. Di ba? Sir, tutulong. Hindi naman namin po siya pagpapababayaan. Tutuntahan niyo. Charissa, ganito na lang. Ano? Alam mo, Charissa. Libre na nga kayo eh. Charissa, ganito na lang. Naawa na ako sa iyo. Kasi kay... At you're doing your best, pero yeah, yung mga may-ari niyan, kung nakikinig sa atin, mga sangkaterbang, mga engkapal mox, ayaw ko kung saan kumukuha ng tibay na yung sikrat at laman loob. Pare pag malaki yung inyong naitulong na kumbaga tinga lang. Yes. Alam nyo, kung kayo magpapatrabaho sa construction at may madidisgrasya dyan, kahit na papano, maglaan kayo ng pondo para maitulong kung kanino. Kasi kung hindi, ang tingin ko sa inyong kumpanya, anino na kamatayan nag-aabang. Ganun lang eh. Siguro maganda, magnegosyo na rin kayo ng punerarya. Yun. Para na sa ganun, kompleto na. Exactly. Hindi naman ho sa pag-iinsulto. Nakakaloko lang ho kasi, mame. Ayusin na lang ho natin to. Ano ba naman? Akala ko mga 100,000 pinag-uusapan. 1,500, 300, pinagmamalaki niya pa. Ito, Tolbe na. Charissa! Charissa! Wala na. Wala na si... Dito na lang tayo kay Undersecretary Joel Maglungsod ng Department of Labor, ha? Sir, Yusek Maglungsod, magandang hapon po. Respect ko for you. Sir? Yes, magandang magandang hapon na higal sa ka Irwin at si Alex. Magandang hapon sa inyo. Narinig ko yung usapan niyo diyan. Anong ako nito, Yusek? Pinagmalaki pa. Nagbigay na roon ng 1-3, nagbigay ng 150 kada araw, 10 degree burn yung empleyado na disgrasya habang nagtatrabaho, sir. Hindi, at least nagbigay. Mas maganda nagbigay. Pero ang sige, ganito na lang gawin natin. Para makuha natin yung detalye, nandoon naman yung Q&A at yahin ba yan ni Mark. Papuntahin dito sa ninyo higala, no? Dito sa opisina natin bukas para ma-assist natin kasi para maano natin, matulungan pero sir, natin. Pero sir, matanong ko lang, para sa mga nakikinig po ng kababayan natin na may mga kahalintulad na problema, mga na-disgrasya, ano ba mga benepisyo ang dapat makuha ng mga ito? Ito mga ospital, di po ba sagot ng kumpanya? Correct. Sagot niya pati sweldo eh. Hindi naman kasalanan ni Mark yan na mahulog siya. Wala ba yung aksidente. Hindi kung ano yung panahon na ano siya doon. On duty. Hindi siya nakatrabaho dahil nandoon siya sa ano, di bigyan siya ng sahod at saka mga benepisyo niya lahat. Maliban doon sa bayan ng ospital, ano pa yung mga electric pan dyan, mga arinola. Kumot, arinola. Kunan. Bulak. Correct. So, yun, no? Kasi dapat sama, obligasyon ng may-ari yan. Sige. At isa pa dito, ano, mga lang, Erwin, no? Tingnan pa na natin kasi kung sa construction, no? Makausap natin yung ano, para makuha natin yung detalye. Mm-hmm. Kasi ang isa ding paraan natin yan, bakit pwede natin ipa-inspect din yung construction na yan. Kung natin yung mga health and safety standards, na paano ba yun, yung mga protective personal equipment nila, PPE, ganyan, ano bang mga ano doon. Sige, hindi lang sa kapakanan ni Mark, kundi sa buong mga construction workers natin. Sige po. At isa pa dito, Igala, no? Kasi yung PhilHealth, ang ano nila doon yung sagot, insurance. Gobyerno pa rin ang ano.
Mayroon pang isang ano natin dito, yung ACC, no? Oh? Employees Compensation Commission na related sa mga accident na mga nagkakulong dito. Sige po. Kailangan magpunta dito. Sige po. Dito po kaso. Dagang salamat, Yusek Joel Maglungsip. Yes, dagang salamat din ako. Dagang salamat sa pagtawag din ninyo. Okay, okay, okay. Hindi siya matipid magsalita. Maraming natutunan. Kasi yung ACC, doon ko nakita. Importante yun. Employment Compensation Commission. May bayad pala yun. Tama. Pabayaran. Eh ano siya, semi-baldado na yung tao eh. Correct. Yung si Mark eh. Huwag ka nang si... Huwag ka nang malungkot na eh. Sasama ka. May sweldo. Pabayaran yung ospital. Yung yung refund. Okay. Kasama ni mga Arinola Electric Fan. Ngayon lang ako nakarinig. Pinagmalaki pa eh, no? Pinagmalaki pa na itong lintik na city builders na ito. Ay, nako. Ha? Binigyan namin ng 1.5, naging 1.3. Yung 1.75 po dati, 1.50 na lang yun. Buang-buang ito. Karat. Ayaw ko. Tapos binaba pa yung telepono. Anyway.